So hello guys, welcome to my vlog. So for today's vlog, we will be doing a food comparison vlog for Goldilocks and Red Ribbon. So ngayon makikita natin kung alin nga ba yung cakes na mas maganda kung sa Goldilocks or sa Red Ribbon. And now, we will be considering their packaging. Kung titingnan lang naman ay kung sa packaging ay mas gusto ko sa Goldilocks na packaging kasi bukod sa klase siya, mas maganda rin yung dating niya or appeal niya sa tao kapag nakikita mo siya sa street or sa bake shop pagkalabas niya. Hindi ko, compare mo lang kasi dito sa Red Ribbon, na kapag lumabas ka ng Red Ribbon, parang simple lang yung dating ng box niya kasi may stripes lang sa loob. Hindi ka talaga dito mas appealing, mas parang special ka talaga. Dito kasi parang paglabas mo nga, ay parang masasabihin nila, birthday na agad and dedication cake yung laman nito. So kung ngayon, titingnan naman natin yung appearance ng cake mismo. Kung alin ba yung mas maganda yung design or kung alin ba yung mas classy. Tingnan. So, unahin natin yung sa Goldilocks. So, pag-unbox. So, makikita natin. So, na-unbox na natin yung cake ng sa Goldilocks. So, ito yung lumabas. So, Black Forest yung binili ko. And parang din siya dun sa Red Ribbon. Ngayon, so napansin ko, mas maganda yung mukha or itsura ng pinakita sa atin ng Goldilocks na Black Forest Cake. So ngayon, so na dating titingnan ay yung sa Red Ribbon. So, na-unbox na natin yung cake ng Red Ribbon. So, ito yung lumabas. So, kung i-compare talaga siya sa Goldilocks, ay mas maganda talaga yung appeal ng Goldilocks kasi tingnan mo yung mga cherries, yung mga scattered niya na chocolates dito ay mas proportion sa laki ng cake. Unlike dito naman sa Red Ribbon, hindi siya ganun ka-proportion, parang tinipid siya kasi yung mga chocolates na naka-scattered is malaki pero hindi niya na-compromise yung space na binigay sa kanya. So mas boto pa rin talaga ako sa Goldilocks. So, ngayon, titingnan naman natin yung overall appearance ng cake na hindi lang yung physical na nakikita natin dito. Titingnan natin yung loob, layer by layer. Then, dito din natin titikman yung cake kung masarap pa siya or hindi. Or masarap lang tingnan. O, hindi masarap tingnan pero masarap yung loob. So, tikman natin yung sa Goldilocks. Ngayon, kumuha tayo ng isang slice para sa taste mamaya. And now, nakita natin yung pinaghatian ng cake. And layer by layer, makikita nyo na may it is an alternating layer of gold, cake and an icing itself. So, parang sa akin, parang masarap tingnan sa labas. Pero sa loob, hindi ako masyado na-satisfy kasi hindi siya buo yung tinapay. Ako kasi, gusto ko sa cake yung pag hinati mo siya, puro it's an alternating cake na mayroong chocolate. Eh ngayon, na-surprise ako bakit ito ay sobrang icing tapos konti lang yung layer ng cake. So medyo pumalya siya ngayon sa akin. So ngayon naman, kumuha tayo ng slice ng cake ng Red Ribbon para mamaya sa tasting. And now, nakita natin sa loob na para siyang marami talaga siyang cake sa loob compare siya sa icing na nakita natin kanina sa Goldilocks. And mas na-satisfy ako sa loob nito kesa sa Goldilocks kasi nga kaunti lang mas makapal yung icing kesa sa cake. Ito, icing, manipis, naging filling lang siya. Hindi mo katulad kanina doon na parang ginawa na rin as a part of a cake. Dito, cake talaga siya with filling lang sa loob ng icing. So, mas na-satisfy ako dito kahit hindi siya kaganon kaganda sa labas. So, meron tayong cakes dito, slice kanina na kinuha para sa taste test na gagawin natin ngayon. And ito yung cake na mula sa Goldilocks and ito yung cake na kinuha natin sa Red Ribbon. So, comparatively, mas malaki talaga yung slice ng sa Goldilocks kasi mas malaki talaga siya compare sa Red Ribbon. So, balik na tayo sa ating taste test. So, ako na natin titikman is yung cherries. So, nagitla ako kasi kanina, di ba sabi ko, ang laki kanina nung sa Goldilocks. Pero ngayon,
half lang pala yung cherries na nasa kanya. So, tikman na din natin. Masarap yung cherries. Para siyang fresh, masarap, matamis, then panlasa talaga, tama sa panlasa. Yung cherries naman dito, although maliit siya, sa red ribbon, although maliit siya, buo naman siya. So, kung i-compare natin, mas maganda pa rin pala yung red ribbon. So, tikman natin ito. Dito naman, para talaga siya yung tama, yung tunay na cherries na medyo may asim, nilalas ng gamot. Yun yung feeling na nai-interpret ng iba kapag gumagawa ng reviews or tumitikim ng flavors na Black Forest. Ito sa mga shakes, sa mga wraps. So, Black Forest, lasang gamot. Pero ito talaga lasang gamot. So, yung mga, ano naman, mga chocolate na nakascattered. So, mas malalaki nga yun sa Red Ribbon compared sa Goldilocks. So, bakit? Tinipid nila sa Red Ribbon, pero sa Goldilocks, sinik-sik naman nila. So, parehas lang sila ng lasang chocolate. Yeah. So, next, yung icing. Yung icing talaga yung minsan nagdadala sa cake, kung masarap siya or hindi. Pag sa icing kasi, minsan nakakatusin, sobrang tamis na hindi mo maintindihan kung kakain ka pa ba ito or hindi. So, time na to, ito yung sa Red Ribbon. Wala siyang lasa, compliment lang siya sa lasa ng tamis ng chocolates. Dito naman, sa Goldilocks, hindi siya masyado nag-covered sa icing. Tapos binawi niya nga sa loob na naka-pinar siya as layers. So medyo hindi ako satisfied sa icing na nasa labas. So yun. Next is yung tinapay. Sa Red Ribbon, is mas moist yung cake. Mas masarap siyang tingnan kasi mas nakakaaya talaga siyang tingnan. And yung lasa niya, lasa talaga siyang Black Forest. Meron siyang flavor ng cherries, meron siyang flavor ng yung chocolate na nagmimix ng gustong-gusto ko. And yung sa Goldilocks naman, hindi siya masyado masarap kasi ano nga yung icing, buong-buo yung icing. Kaya medyo hindi ko gusto yung sa Goldilocks. So kung isa-summarize lahat natin yung mga factors na kinonsider natin kanina sa taste, appearance, sa inside, sa mga toppings or sa mga design niya, sa packaging, mas bet ko talaga ang Red Ribbon. Kasi pumasok siya talaga sa taste ko, sa mga panlasa ko. Hindi man siya pumasok sa appearance, pero doon yan pumapasok yung sinasabi ng pangit man sa panlabas, maganda naman yung panloob. So, dito talaga ako. And, so yun na, natapos na yung vlog ko. This ends my food comparison vlog with Goldilocks and Red Ribbon. So, thank you for watching, guys.